Yan, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Alex Libano at welcome back sa aking YouTube channel, Farmer Honorable. Yan po, magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po'y maliwalas at maganda ang simula ng ating umaga ngayong araw na ito. So, for today's video guys, dito naman ulit ako sa palayan. So, tapos na yung pagpapalay. So, yung munggo, naalala nyo, dati yung pinakita kong video is nagsabog ako ng munggo na buto dito sa palayan. So ngayong araw na ito is mag-update tayo. So titingnan natin kung tumubo ba o maganda yung tubo ng ating mga sinabog na munggo. So ayan guys. So bago ako magsimula guys, maraming salamat sa lahat ng suporta, sa lahat ng mga sumubaybay ng aking YouTube channel at sa aking mga nanaiwan pang mga member. So pasensya na po. At hindi ko kayo masyadong na-mention. So maraming salamat po. At sa Team Sophia Suda, maraming salamat sa suporta. At nawa po'y pagpatuloy po natin ang pag-support sa bawat isa. At nang tayong lahat ay lumago. So yun, maraming salamat po. At sa mga bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan na mag-subscribe. At huwag kalimutan ang notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng aking mga videos. So yan po. Kung gustong gusto nyo po lahat ng aking mga videos, tingnan nyo lang po yung aking YouTube channel at baka po ay meron po kayong mga kailangang malaman sa pag-agrikultura, sa lahat-lahat po, mga tips, mga technique sa pag-agrikultura. Tingnan nyo lamang po ang aking mga videos at baka may makatulong po sa inyo. So yun po, maraming salamat po ulit. At saka ngayon is titingnan natin yung munggo. Kung ano ang naging resulta ng ating sinabog na munggo. So yun guys, so tingnan natin. So yun na guys, tumubo na yung mga buto ng munggo. Yun na guys. Ano na. Ito. Yun. So hindi siya yung guys, hindi siya yung medyo makapal. So hindi siya gaanong maram, madikit-dikit din. Yun siya guys, oh. Yan. So isang linggo na ngayon guys. So ito na sila. Tumubo na. So hopefully sana hindi masira kasi may bagyo. So yan sila guys. Yan, sa awa ng Diyos, marami naman yung tumubo. Yan. So halos lahat guys, maraming tumubo. So yan yun. So yan guys, kahit sa kahit nandito sila sa ibabaw ng ibabaw ng dayami, tumubo pa rin guys in sila. Yun. Yan na. Yan na. Kahit na medyo maulan-ulan guys, isang linggo,
Mahigit isang linggo rin yun. Medyo maulan. Ayan, sa awa ng Diyos, hindi naman ano, hindi nasira. Yan, tumubo na sila. Tsaka magaganda yung ano, tubo nila, guys. Hindi katulad nung mga ano, nung mga nung time na wala pang harvester. Inaani lang. Eh, medyo hindi maganda yung ano, tubo niya kasi yung itong ganito ng humay, ng palay to, yung naiiwang parte. Kasi matataas kasi yon pag hindi siya harvester. Normally pag manual na harvest, ano yan, medyo mataas yan. So yung tutubong ano, tutubo na munggo sa ilalim is maghahanap yun ng ano, maghahanap ng init sikat ng araw. Ayan, lalabas yan, kaya medyo payat, mataas yung ano, matatangkad yung ano, munggo. Kaya pangit siya, maano, hindi matigas yung puno niya, kaya natutumba. So ngayon, guys, hindi siya gaanong ano, hindi siya gaanong mataas. Ayan siya, guys. So hopefully magiging malusog yan. So yan po sila, oh. Yan, maganda na yung ano, tubo nila, guys. So hindi rin talaga natin may iwasan yung ano, medyo may mga magkakadikit-dikit din. Yung sa pag-ano yan, eh, pagsasabog yan. So itong party na ito is medyo ano kasi, medyo marami pa yung buto na inaano ko, sinasabog ko, inulit ko na lang. So tatry natin pag resulta nito, pag makikita talaga natin yung resulta niya pag ano na, yung medyo malalaki na yung ano natin, mga munggo natin. So yan sila, guys, oh. So ang munggo is gaano, maganda siya pag hindi siya gaanong matubig. So yan. Yan sila, guys, oh. So isang ano to, sukat ng pinagsabugan ko is nasa ano talaga to, isa kalahating hektarya. So yan sa, guys, oh. Hanggang dun. So sana nga po ay maging maganda yung harvest ng ano natin, munggo natin. Tsaka yung ano, yung pagmumunggo, hindi na siya gaanong magastos. Hindi siya magastos kasi pagkasabog natin sa ano, pagkasabog natin sa palayan, hindi, kahit ano na lang, bibisita-bisitahin na lang. The next, pag ano, pag yung malaki na siya, tsaka may bulaklak na, eh dun siya dapat ano, bantayan kasi pag maraming uod, madali lang maubos yung ano nila. Maubos yung dahon. So nasisira. Tsaka yung pag may ano na, may bulaklak na, dun sila umaatake yung ano, yung uod. So babantayan na lang yan. Pag ano na, pag meron na siyang ano, meron ng bulaklak. So yan lang, guys, hanggang dito lang muna ang aking ano, aking vlog sa araw na ito. So hopefully pag nagkano na, lumaki na, tsaka may bulaklak na, magbibideo ulit ako, ipapakita ko sa inyo update ng ating munggo. So yan, guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa inyong lahat at mabuhay po.